Hindi ko alam kung mayroon ba akong kailangan gawin. Kailangan ko ba itong i-on or i-off or what? Kasi parang wala akong masyadong nakikitang di... Welcome to my channel. For today's video is mag-a-unbox tayo. Nakita nyo naman na sa title kung ano yung i-unbox natin. So today is April 23. It's now 2:15 PM. So kanina mga around 1 PM na-receive ko tong parcel na to. Ayan, ito na yung aking hinihintay. Hindi ko pa siya nabuksan kasi gusto ko dito ko siya sa video buksan. And sana lang okay yung laman niya, no? Sana walang problema, sana mag-work siya ng tama. So, ang laman nito is yung Boya mic. As you all know, itong nakaraan sa previous vlog ko, nakita nyo na nakatanggap ako ng consolation prize para dun sa Muntinlupa Vloggers Contest na sinalihan ko. Hindi ako pinalad manalo, pero hindi na rin naman masama, hindi na rin masama sa loob, or okay lang din naman kahit hindi ako nanalo kasi meron namang consolation prize plus yung experience na makasali sa Vloggers Contest. Enough na rin naman yon bilang small YouTuber lang naman ako. Wala pa akong masyadong maraming gadgets and gamit for vlogging para lumaban din naman sa mga contest. Well, going back, yung kalahati ng consolation prize na napunta sa akin is ibinili ko nitong Boya mic. Dahil kailangan ko talaga ng mic for vlogging. Ang gamit ko lang is cellphone and hindi ganun kaganda yung audio. Kung napapanood nyo naman yung mga videos ko, di ba? Hindi ganun kaganda yung audio. Minsan parang ngongo yung boses ko. And kapag maingay yung background ko, nadidinig din. Minsan may mga nagkukwentuhan, may nag-aaway, may nagbibideo, okay. May kung ano-anong ingay sa background ko minsan kasi hindi rin naman natin maiiwasan, di ba? Kailangan ko talaga nitong Boya mic. Kaya yung nakuha ko sa consolation prize is ibinili ko nito para may remembrance din naman yung pagsali ko sa Vloggers Contest, di ba? So this video is going to be unboxing of this Boya mic. So ano pa bang hinihintay natin? Buksan na natin. So na-alcoholan ko na to kanina. Nalagyan ko na siya ng alcohol. And para lang makita nyo. Tryan ko siya ulit. So, bilang madalas tayong order online, di ba? Tip ko na rin sa inyo na talagang maghugas kayo ng kamay at mag-alcohol pagtapos nyo i-receive yung mga parcels nyo and isprayan nyo rin siya ng alcohol. Just to be safe. Meron akong vlog na kinuha ko yung consolation prize ko para dun sa Vloggers Contest. Mauuna yun dito. And ilalagay ko na lang sa card yung link ng video na yon. Pero as of this moment, so habang pinifilm ko to, hindi ko pa na-edit yung video na yon. So hindi pa rin siya uploaded. So hindi ko rin alam kung kailan pa ma-upload tong video na to. Medyo tinatamad ako mag-edit lately. And 4 na nga yung video na kailangan kong i-edit. Madadagdag pa tong pinifilm ko ngayon. So 5 na sila and hindi pa ako nakakatapos mag-edit. Sana lang okay siya, no? Hindi defective. Pero maganda yung review nung shop na pinagbilang ko nito. So ayan siya, naka-bubble wrap siya. Ang in-order ko is yung Boya mic and sinamahan ko na rin ng Ulanzi straight mobile phone holder with cold shoe. Kasi alam ko nakakailanganin ko ng phone holder na may cold shoe para dito sa mic na to. In-order ko to sa shop na One Gadget. And ililib ko na lang sa description box yung link siguro ng Lazada nila. And nakita ko yung One Gadget is meron din sila sa Shopee. Ang reason lang kung bakit sa Lazada ako nag-order is wala akong free shipping sa Shopee pag doon ako umorder neto. Pero nung tinry ko sa Lazada, nakakuha ako ng free shipping kaya sa Lazada ako umorder. But yeah, meron silang shop sa Lazada and meron silang shop sa Shopee. Ililib ko na lang pareho sa description box yung link ng kanilang mga shop just in case gusto nyo rin sa kanila bumili. Yeah. So here it is. Sana may kasama tong dead cat, no? Alam ko kasama naman na talaga yung dead cat sa package niya. But and eto yung isa. Very good. Makapal yung bubble wrap niya and talagang safe na safe siya. Meron tayo ditong invoice. So ayan, Boya BY MM1 and yung Ulanzi. Eto yung Ulanzi na phone clip with cold shoe mount. I'm not sure kung original na Ulanzi to. So, etong Boya BY MM1. I got this for 690 pesos. And etong
Olanzi Pond Clip with Gold Shoe Mount is 182 pesos and wala na nga akong binayarang shipping fee. So sa dalawang to, ang binayaran ko is 872 pesos. Unahin siguro natin to, no? I'm so excited na and sana mag-work siya. So ganito yung itsura ng box niya. Hindi ko alam kung original to or what. But ayan, dito sa harap nandiyan yung name na Boya. So it says BYMM1. Universal Cardio ID Microphone. Hindi ko alam kung tama yung pagbasa ko. So it says compatible siya sa cellphone, sa tablet, sa laptop, sa camera, and sa computer. And sa side nakalagay yan. Kabilang side din. And sa likod yung kanyang specs. Yeah, compatible with smartphones, tablet, DSLR cameras, consumer card recorders, audio recorders, etc. Compact and lightweight. Directional mic. Rugged metal construction. No battery required. So, hindi na natin kailangan ng battery para dito. Professional Purdy windshield included. Also, meron nga siya nung tinatawag nilang dead cat. So, buksan na natin. I'm so excited. Wow. So, eto na siya. So, eto yung laman. Meron tayo ditong user guide, I guess. Hindi ko alam kung ano tong card na to. And, eto na siya. So, wow. Eto yung mic. Yeah, eto yung mic. Yung dead cat. Ito ma-explain. So, eto yung kanyang mic. Nandito na nakakabit sa dead cat. I don't know how to remove it. So, eto yung mismong mic. So, nakalagay dyan, Boya. Boya BYMM1. So, ganito lang siya kalaki. Ayan. And yeah, ganito yung itsura niya. And eto yung dead cat. Yung inilalagay sa mic para masala niya yung mga noise sa paligid. And eto, nandito sa kabilang side. Eto yung tirador. Charot. Tirador. Mukha siyang tirador. Hindi, eto yung kabitan ng mic. Hindi ko alam paano ito ikabit dito. So, ikakabit mo yung mic dito. And eto yung ikakabit mo dun sa cold shoe ng iyong phone holder. And meron tayo ditong wire. Ah, okay. So, etong wire na to is para sa phone siguro. And meron pa tayong isang wire dito. Iba yung end niya. Bakit ganon? Oh, so hindi ko alam. Ito yung pang smartphone kasi nakalagay dito microphone and smartphone. And siguro ito pang DSLR camera to. And ano pa ba nandito? May nakalagay ganito, Boya. Merong ano, silica gel. And ito meron siyang maliit na dust bag ba tawag dito? Or pouch. Ayan. Para dito mo siya ilalagay. Wow, maganda to. Pagka, especially kapag sa labas tayo mag-film and kailangan natin siyang dalhin, ito maganda siya kasi meron siyang kasamang dust bag ba tawag dito or pouch. Yeah. So bubuksan ko naman tong Olanzi phone clip with gold shoe mount. So ayan, kita naman siya. So ayan siya. Maganda siya. Matagal na ako nag-alam ng ganitong phone holder. Hindi ko lang kasi alam kung anong isi-search ko sa Shopee or sa Lazada para mahanap ko siya kasi iba yung mga lumalabas pag nagsusearch ako ng phone holder, iba yung mga lumalabas. And gusto ko yung mga ganito kasi ito oh, ayoko nung ganito, ang pangit niya eh. Yung ganito siya. Puro ganito yung nasa-search ko and matagal ko na gustong magkaroon nito. Nagkaroon nga lang ako nito nung bumili ako ng ring light. May kasama siyang ganito. So, yeah. Pero yung nasa ring light ko, wala siyang cold shoe mount. So, kaya bumili rin ako nito. So, asa na yung tirador? I-try natin yung kabit dito. Yung tirador char. So, paano to? So, yan. Ikakabit lang natin to. Hindi siya secure. Oh, okay. Ay, hindi siya secure pag ikinabit mo lang siya. So, kailangan natin ikutin tong bilog dito para sumikip and para maging secure siya. And in fairness, secure naman siya kapag nasikipan na. So, paano naman kinakabit yung mic? So, subukan ko ikabit dito yung mic ha. Ah, okay. Ayan. So, ayan na. Nakabit ko na yung mic. And kailangan natin yung cord para matry natin sa phone or sa... So, kabit lang natin tong dead cat ulit. Ayan. Ang lakas na maka-vlogger. Char. So, subukan muna natin tong mic, no? Ako muna kung mag-work ka. Ay, naalala ko nga pala. So, kailangan nga palang mag-download ka ng OpenCam para magamit mo to sa video. Parang ganon. Parang meron kang app na kailangan i-download. Hindi ko alam kung nag-iba yung kulay ng camera. Yung video.
video, but I'm not even sure if it's recording. So, naalala ko na kailangan kong mag-download ng camera app para magamit ko tong mic na to. So, nag-download ako ng OpenCam kasi meron siyang settings for mic, that's why. Ito yung aking normal na audio kapag walang mic. So, hindi naman maingay ngayon. Medyo tahimik naman yung paligid ko. So, okay naman. Wala naman siguro kayong ibang noise na naririnig. Pero bubuksan ko yung electric fan para pag naglagay tayo ng mic is makita nyo yung difference. Ayan, bukas na yung electric fan. As you can see, nililipad yung buhok ko. One thing pa nga, kapag ka nagre-record ako, is pinapatay ko yung mga electric fan. So, sobrang init. So, kung makikita nyo, minsan, pawisan na ako sa video. Nagtitiis ako ng walang electric fan. Kasi nga, ayan, hindi ko sure kung naririnig nyo. Pero, magiging napakaingay kasi ng background kapag may electric fan. So, ayan, ganyan siya. And then, eto na siya. Kinabit ko na rin siya dito sa phone holder. And, itatry ko siya dito sa camera ngayon. Para malaman natin kung may difference kapag ang gamit ko is yung mic lang ng mismong phone na pang vlog ko and kapag gumamit ako netong Boya mic. So first time kong gamitin tong Boya mic, no? So hindi ko sure kung working na siya, pero inayos ko na sa settings na ang gagamiting audio source is from external mic. So hindi ko alam kung working na ba siya, so titingnan ko later. Pero right now wala akong electric fan, so medyo tahimik pa yung paligid. And tatry nating buksan yung electric fan and tingnan natin kung maririnig ba yung tunog ng electric fan like kanina. So ayan, malakas yung electric fan, number 2 siya. So, kung working na yung Boya mic, I'm sure na minimize lang yung maririnig yung ingay ng electric fan. Unlike dun sa kanina na wala akong gamit na Boya mic. So, sinet up ko muna siya ng ganito. Yung Ulan Z na mobile holder is kinabit ko muna dito sa tripod na to. Though, hindi maganda tong tripod na to. As you can see, ang lambot niya, diba? So, nilagay ko lang muna siya dito para mahawakan ko siya. And pupunta ako dun sa baba ng bahay namin. Tatry kong mag-film dun. Kasi usually, hindi ako talaga nakakapag-film dun kasi maraming tao. May TV, maingay, maingay yung paligid, maingay sa labas. Maraming ingay, I mean. So, hindi talaga ako nakakapag-film dun kasi mas maraming noise ang masasagap dun. Kaysa pag nandito lang ako sa kwarto, medyo mas tahimik. Itong tinry ko right now sa electric fan is walang masyadong difference. Na-minimize lang yung tunog ng hangin. And naging mas clear lang yung boses ko kaysa dun sa background noise. Pero naririnig pa rin yung tunog ng electric fan. Hindi ko alam kung hindi ko lang siya napawork ng maayos. But yeah. So subukan natin sa labas kung saan merong mga tao and medyo maingay yung background. So ito yung normal na audio dito sa baba ng bahay namin sa kusina. And kagaya nga ng sinabi ko, medyo maraming background noise, merong TV, may mga boses, and yeah, merong electric fan. So tingnan natin kung magkakaroon ba ng difference kapag gumamit tayo ng Boya mic. So eto, gamit ko na yung mic. And yeah, tingnan natin kung may difference. Bukas yung electric fan, merong TV, and yeah, may mga background noise. So, tingnan natin kung meron bang difference kapag gamit ko na yung mic. Hindi ko rin sure kasi nag-film, hindi ko naman naririnig. So, i-check ko later kung may difference ba. So, ayan, maraming ingay. So, ano, na-minimize ba yung background noise? Or ganun pa rin? So, kung working na yung Boya mic, I'm sure na minimal lang yung background noise na naririnig nyo. So, ayun, medyo nalilito pa ako kung paano talaga siya gamitin. And, kailangan nga meron kang camera app na pwede kang mamili ng audio source and pipiliin mo yung external mic. So, hindi ko pwedeng gamitin yung mismong camera ng phone. So, nag-download nga ako ng open camera na app. And, medyo hindi ko pa rin alam paano gamitin or paano ko mapag-work sa kanya yung mic. So, hindi totally nawawala yung background noise, pero nababawasan siya and mas nagiging parang nangingibabaw yung boses ko kapag nagsasalita ako
kesa dun sa mga background noise, which is good naman. And hindi ko pa siya totally alam kung paano gamitin, and siguro sa mga susunod na araw malalaman ko rin kung paano ba talaga yung dapat kong gawin. Kasi nahirapan ako dito sa open camera na app, kasi yung storage niya is sa mismong storage ng phone na pupunta yung mga video, so nakakakain siya ng malaking memory sa phone storage, and instead na dumiretso siya sa SD card. So yun yung problema ko dito sa open cam. But overall mukhang okay naman, and yeah, mukhang sulit naman siya sa price niya, and siguro sa mga susunod na araw malalaman ko pa kung paano ko siya magagamit ng maayos. And baka sobrang haba na ng video na to, so siguro hanggang dito na lang. Again, iiwanan ko na lang yung link sa description box nung shop na pinagbilang ko na itong Boya mic and nung aking ulan si phone holder with gold shoe. And that's it for this vlog. Please don't forget to thumbs up this video if you like it. Comment down below kung meron ka pang mga suggestions ng mga videos na gusto mong makita dito sa channel ko. And please subscribe if you haven't yet, and see you on my next video. Don't forget to love yourself. Bye!